Realme Book, Realme Band, and then this time, meron tayong Realme Pad. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. And today guys, pag-usapan natin ang pinakaunang tablet na na-release ng Realme. Ito ay ang ating Realme Pad. Tara, try natin to. So kung napanood nyo guys yung previous video natin, eh in-unbox natin ng ating Realme Pad. Kung saan, makikita mo sa box niya, of course, ang iyong Realme Pad na unit. Tapos, of course, nandyan din ang iyong documents, ang kanyang SIM ejector tool. Tapos, meron din tayong charging cable at saka ang kanyang sariling charger. Kung sakaling gusto nyo mapanood yung full unboxing video natin, ilalagay ko na lang yung link down below or i-check out nyo yung mga previous videos na na-release ko dito sa ating channel. So for now, eh pwede na tayo makapag-focus dito sa ating Realme Pad at mapag-usapan kung ano nga ba yung experience ko sa kanya using it for quite some time. So for this tablet guys, syempre unahin muna natin ang design ng Realme Pad. Na para sa akin, isa talaga to sa mga selling point ng tablet na to, lalo na't kung naghahanap ka ng isang affordable tablet na maganda talaga tingnan. So nakita niyo naman sa unboxing video ko gaano ko katuwang-tuwa sa design and sa build quality actually ng Realme Pad. And until now, eh nabibili pa rin ako na ang tablet na to eh talagang relatively affordable as compared to other tablets, especially coming from a reliable brand. So for this guys, yung design natin ay nakakakuha ka ng flat design kung saan flat yung likod mo, flat yung screen mo, even yung edges ng ating Realme Pad ay flat. So medyo kamukha niya yung ibang tablet na sikat and premium and hindi ko naman sila masisisi kasi very classy tingnan ang ating Realme Pad sa ganitong klase ng design. Sa back design ng ating Realme Pad, ang pinaka-surprising dito ay gumagamit siya ng aluminum alloy na material na minsan mo lang talaga makita especially for mga more affordable or made affordable na items. Actually, yung in-expect ko nga, plastic yung gagamitin nila pero it turns out, eh talagang pinatibay nila yung likod ng ating Realme Pad. Meron siyang parang matte metal finish so maiiwasan mo talaga yung mga fingerprint smudges, keeping your tablet very clean and classy kahit pa buong araw mo siyang gamitin. Aside pa dyan, eh, parang meron siyang diamond cut na line dito na kung tutusin, eh, medyo inspired doon sa ibang mga design ng mga Realme phones na na-release ngayong taon. For the colors naman of the Realme Pad, available siya sa itong color na meron tayo ngayon, which is Real Gray. Tapos, available din siya sa another color pa, which is Real Gold. So, at least meron kang dalawang variation na mapagpipilian dito sa tablet na to. Ngayon, going naman dito sa edges ng ating Realme Pad, eh, flat design din and same material yung ginagamit niya dito sa ating likod. So at least talagang nag-e-extend yung pagiging classy ng ating Realme Pad even sa edges ng ating tablet. So dito sa tablet na to, kung ikaw ay naka-portrait orientation katulad ng pagkahawak ko sa kanya ngayon, dito sa right side nandyan ang kanyang mga volume buttons tapos meron tayong SIM card tray dito sa gilid. So it's good to note na para sa Realme Pad, eh pwede niyo siyang gamitin as a phone kung sakaling kakailanganin niyo or kung sakali man na kailangan niyong connected kayo lagi through mobile data. Dito naman sa taas ng tablet na to is meron siyang lock button tapos nandito ang dalawang speakers ng ating Realme Pad and nandito sa baba ng Realme Pad eh ang kanyang charging port and another set of speakers giving you a total of 4 speakers dito sa ating Realme Pad. Meron siyang quad speaker setup na Dolby Atmos and talagang nung tinry ko manood using this tablet and nung tinry ko ding maglaro eh talaga nga namang napakalakas ng speakers ng ating Realme Pad. Another selling point para sa akin ng tablet na to. Kung kayo eh ang ginagamit nyo lang din naman talaga for your tablets is media consumption, nanonood lang kayo ng mga videos, nakikinig ng music, and sometimes even playing games, for sure may enjoy nyo ang speakers ng ating tablet. Sa katunayan, sobrang lakas ng speakers na to. To the point na kinailangan ko siyang takpan ng jacket nung nagba-battery test ako dahil ang lakas niya masyado at marami kong ibang ginagawa at hindi pwedeng pansinin yung lakas ng speakers ng ating Realme Pad. Aside pa dyan guys, of course, kung mahilig din kayo manood sa inyong mga tablet, eh ang screen ng ating Realme Pad. So for this tablet guys, nakakuha kayo ng isang 10.4-inch WUXGA Plus resolution na IPS LCD display. And medyo bago yung term na WUXGA Plus, pero basically ang meaning lang na to guys, eh full HD resolution, pero medyo may additional pixels tayo kasi extended yung screen niya. Ibig sabihin, comparing to other tablets, katulad nga na sinabi ko sa unboxing video natin, eh mas pahaba or pataas
yung tablet natin unlike other tablets na mas palapad. So another thing na rin yun na kailangan yung i-note kung sakaling kukunin nyo ang Rini Pad. Yung kakaibang aspect ratio ng tablet na to. Screen quality guys, masasabi ko naman na okay para sa ating Rini Pad. Pero ayun nga, considering na this is a tablet na may 10-inch screen, even if gumagamit ka ng Full HD or WUXGA Plus na resolution, eh sometimes makikita mo na yung mga pixels lalo na kapag maselan ka. Personally, feeling ko naman hindi to magiging deal breaker para sa karamihan lalo na sa presyo ng ating Realme Pad. Pero mamaya na yun. For now, dito tayo sa battery na ating Realme Pad kung saan nakakuha ka ng isang 7,100 mAh battery. And nung tinest out ko ang tablet na to, sinasabi ng Realme na may up to 12 hours na playback time ang ating Realme Pad, pero hindi ganun yung value na na-achieve ko sa ating Realme Pad. Nung tinry ko siya guys, naka-maxim volume natin, naka-maxim brightness natin, and inabot tayo ng mga 5 to 6 hours of playback dito sa ating Realme Pad. Medyo malayo doon sa value na binibigay nila, pero I'm assuming kasi na nung tinest out nila yun, eh nakababa yung ating brightness, tapos nakababa din yung ating sound. For the battery performance, masasabi ko naman good enough ang battery na to, lalo na kung syempre may cellphone ka rin naman na pwedeng magamit para sa ibang media consumption mo. Yung battery life niya guys ay ideal mostly kung sakaling gagamitin mo siya for online classes or online meetings kapag work from home ka, na para sa akin yun talaga yung pinaka market ng ating Realme Pad. Kasi pagdating sa camera ng tablet na to, eh mukhang yun din talaga ang fina-focus nila. For this tablet guys, meron tayong isang rear camera, isang 8 megapixel HD camera. Tapos dito naman sa harap niya na dito nakalocate yung kanyang camera, eh meron tayong 8 megapixel ultra wide HD camera. And again nga, halatang doon talaga nagpo-focus for online meetings and online classes ang tablet na to. Kasi ang ultra wide talagang nilagay nila dito sa harap. So of course, check out natin yung camera performance ng Realme Tab at ito yung mga results na nakuha natin. So for this tablet guys, yung mga camera samples natin, masasabi ko na good enough yung camera natin, pero for a tablet at this price point, kung i-compare mo siya sa phones at this price point, eh definitely, syempre mas maganda yung camera performance ng mga phones na yun. Ang main advantage talaga ng ating Realme Pad eh yung kanyang napakalaking screen real estate na kung sakaling gagamitin mo nga naman talaga for online meetings or media consumption, eh napakalaking bagay din. Para sa camera performance, lalo na sa mga low light situation, eh kapansin-pansin na talagang nagiging grainy na or noisy yung ating mga photos. And kung sakali man na mataas or maganda yung ating lighting situation, eh hindi pa rin talaga ganun kaganda yung main camera natin. Again nga, comparing it sa standard ng mga phones na mas familiar tayo. Kung saan yung camera performance, especially na tong rear camera natin, eh mas maihahalin tulad ko sa mga camera ng mga budget phones. Pero para naman dito sa ating front-facing camera, medyo dito talaga bumawi ang ating Realme Pad, kung saan binigyan tayo ng Realme ng isang ultra-wide camera na very ideal talaga for meetings na kapag ginagamit mo siya, eh hindi nga naman talaga tapat na tapat or dikit na dikit sa mukha mo or sa ilong mo nakatutok yung camera ng tablet na ginagamit mo. With an ultra-wide camera, eh sakop na to ang buong pagkatao mo kapag ginagamit mo yung iyong selfie camera na syempre maganda nga for online classes or for online meetings. Medyo paulit-ulit ako dun guys kasi nga sa lahat ng mga features ng Realme Pad, eh nasasabi kong yung build-up talaga natin, eh doon talaga ang target market or yun yung nababagay na bibili para sa ating Realme Pad. Ngayon, going naman sa performance ng tablet na to, eh para sa Realme Pad, meron kang isang MediaTek Helio G80 na chipset. Tapos, para naman sa ating storage variants, nagsistart siya at 3GB of RAM with 32GB of internal storage. Meron din tayong 4GB of RAM with 64GB of internal storage. And then finally, yung pinakamalaki, which is 6GB of RAM with 128GB of internal storage. And for the Realme Pad guys, masasabi kong yung chipset natin is again not the best performing chipset lalo na kung sa ganitong price point, again comparing it to phones. Ngayon nung benchmark natin ang tablet na to, ito yung mga results na nakuha natin. Of course, tinry din natin maglaro sa ating Realme Pad at ito ang mga results na nakuha natin. Sorry. Destroy the turret! Request that
masasabi ko naman na ang gaming experience ko for the Realme Pad is good enough kung saan makakapaglaro ka pa rin naman provided nga na medyo mababa ang settings natin on this tablet. Sa chipset na meron tayo, kaya niya lang ma-handle yung mga low to medium graphics at pagdating sa high graphics, medyo mahihirapan na ang Realme Pad mo. Kung sakali naman na gagamitin mo siya for basic work lang, kunwari mga browsing, social media, o kaya media consumption, hindi naman magiging problem yan given na meron pa rin tayong MediaTek Helio G80 na chipset dito. So, depende talaga yan kung paano mo planong gamitin ang tablet mo. Pero ayun nga, ang masasabi ko for the Realme Pad, you get a good enough performance, not the best, pero still at a reasonable price naman. Kasi for the Realme Pad, guys, with a 3GB RAM with 32GB of internal storage, kaya mo makuha ang Realme Pad for the price of 10,990 pesos. And para sa presyo na yun, guys, mako-consider mo na talaga ito bilang isang budget tablet. Lalo na kung ang paggagamitan mo lang naman talaga ng tablet mo ay media consumption, kung sakaling nanonood ka lang naman ng YouTube, ginagamit mo lang siya for online classes, at hindi mo naman kailangan mag-save ng masyadong maraming files, bagay na sa'yo ang ganong variant ng Realme Pad. Of course, meron tayong mas matataas na storage variants with a 4GB RAM with 64GB of internal storage at the price of 14,990 pesos, at para naman doon sa pinakamataas na storage variant natin doon sa 6GB RAM with 128GB of internal storage, yan naman ay nakakalagang 16,990 pesos. At sa mga presyo na yun, guys, masasabi ko nga bang sulit ang Realme Pad para sa inyo? Well, para sa akin, guys, yung main opinion ko talaga dito sa ating Realme Pad is basically, it's an oversized phone. Kung ikaw ay nabibitin talaga sa screen real estate ng cellphone mo, at lalong-lalo na sa panahon ngayon na yung mga possible na anak nyo, mga pamangkin nyo, mga mas bata nyong pinsan, gumagamit ng mga cellphone para gamitin lang nila ito for online classes, for sure, mas maigi pa na Realme Pad na lang ang kunin nila. Kung saan, hindi naman talaga nila kailangan ng masyadong mataas na memory sa kanilang mga tablet, pero kailangan nila yung ganitong additional na screen real estate at yung ultra-wide front-facing camera natin para magamit nila ito for online classes. For meetings din, kung sakaling nahihirapan tayo na gamitin ang mga phone natin for online meetings, masasuggest ko din ang Realme Pad as an additional or bigger screen kung saan pwede mo rin magamit siya for meetings. Ngayon, ang tanong, pwede ba talagang magamit ang Realme Pad as a laptop substitute? Well, ang malaking concern ko lang dyan for the Realme Pad is ang kawalan natin ng compatible devices such as a Bluetooth keyboard at saka ang kanyang stylus pen para talaga completely kong masabi na pwede siyang substitute for a basic laptop. More on, again nga guys, sinasabi ko, it's an oversized phone kung saan magagamit mo siya for media consumption, makakapag online classes ka, at magagamit mo siya for browsing and social media nang walang kahirap-hirap sa laki ng screen ng ating tablet. Kung sakali man na gusto nyo rin maglaro sa tablet na to with a MediaTek Helio G80 na chipset, perfectly capable naman ang ating tablet na mapaglaruan, yun nga lang given na maglalaro tayo at low to medium settings dito sa ating tablet. Para sa mga storage variant ng tablet na to, para sa akin, yung pinaka nagustuhan ko is yung merong 4GB of RAM with 64GB of internal storage na nagkakalagang 14,990 pesos. Kasi with that amount, guys, meron ka ng good enough na storage, meron ka ng good enough na RAM, and ang presyo natin hindi lalagpas ng 15,000 pesos para sa isang high-quality tablet. Again, ang para sa akin, pinaka nagustuhan ko sa tablet na to, yung build quality natin na for sure, since galing itong Realme, mapagkakatiwalaan. And ayun nga, dahil nga bakal to, syempre mas matibay yan kung hindi ka maingat sa tablet mo. Aside pa dyan, yung quad speaker setup natin na hindi mo rin actually basta-basta makikita sa mga tablets, especially sa mga tablets at this price point. And then also, yung ultra-wide front-facing camera natin na very ideal for meetings and for online classes nga. Lastly, syempre, yung additional screen real estate kung nalilitan ka or nabibitan ka sa screen ng iyong cellphone. Take note lang guys, na pagdating sa performance, personally, hindi ko pa rin fully masabi na isa tong magandang laptop substitute, pero more on an additional screen real estate device na kung nalilitan ka sa phone mo pero ayaw mo namang bumili ng isang full laptop talaga na syempre doble ang presyo sa ating Realme Pad, eto na ang perfect balance or ang sweet spot na hinahanap mong device. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa ating Realme Pad. Definitely a good deal kung okay ka doon sa mga compromise niya at napupunan
niya yung mga bagay na hinahanap ko sa isang tablet. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa Realme Pad. Sana nakatulong ang video na to para malaman kung ang Realme Pad na nga ba ang device na para sa inyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yun down below. At kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, eh mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit ang bell icon para ma-update ka whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tagay to give tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!